Ang video ko ngayon ay about question and answer about Garin RFW. Sana panoorin niyo mula umpisa ng uli para kayo ay ma-inspire at marami kayong matutuhan sa akin. Sana naman! Kaya watch it! Here's the first question. Ang unang tanong sa akin ay, kumusta po ang pagiging OFW niyo on your first year? Naku, nung first year ko, ang hirap. Pagdating ko kasi siyempre Saudi, sobrang takot ako nung umpisa. Lalo pagdating ko sa Saudi, naku po, naka-culture shock ako. Siyempre, tagal ako nakatira sa city, no? Almost half of my life sa city ako nakatira. Tapos pagdating ko sa Saudi, ang lungkot talaga. Pagdating ko na sa accommodation ko, gusto ko na umuwi ng Pilipinas. Naiiyak na talaga ako. Kundi ta, hirap talaga kasi na-culture shock talaga ako sa lugar. Pero okay lang, nakayanan din naman. Ito yung next question. Unforgettable moments sa Saudi. Nako, dami kong unforgettable moments sa Saudi. May masaya, may malungkot. Yung unforgettable moment kong umpisa, yung napatawag kami ng security. Oh no! Natakot talaga ako doon, yung napatawag kami ng security. Yung, dahil pumunta kami ng American compound. Bawal pala yun eh, pero napunta kami. Masaya kasi doon eh, parang wala ka sa Saudi. Siyempre, iba pang unforgettable moments. Nakapunta ako sa mga iba-ibang farm, na iba-ibang daming mga tanim, mga putas, iba-ibang klaseng putas, yung mga grapes, oranges, malalaking lemon, malalaking orange, marami, masaya. Sa Tadco, tsaka sa Astra Farm, masaya doon, ang ganda. Masaya talaga sa Saudi. Tapos yung mga party-party namin, pag may okasyon, nagde-dress, dress to kill, kahit sa accommodation lang, dress to kill talaga kami. Ang third question is, difference ng hospital sa Saudi, SG, and Philippines. Hindi ko alam gamit pagkakaiba, kasi sa Saudi is military hospital yung napasukan ko. Tapos dito sa SD tsaka sa Philippines clinic ako nag-work. Sa Saudi kasi, malaking hospital yung kasi military hospital nga. Pagod na pagod ka sa katawan, pero yung usok isip mo, hindi naman, okay lang. Madami kayong pasyente doon, kami sa NICU. NICU, naku, pag portable duty ka, kailangan matapos mo yung 14-15 patient or more in within 2 hours kasi 4:30 uwian na. So, 2 o'clock, papanik na kami. Tapos, misa may kasama pa dun ng mag-ICU ka, magpo-progressive ka, sometimes madalang station. Tapos, dito naman sa SG, although hindi ganun kadami ng pasyente, pero feeling ko pagod na pagod ako dito. Pagod na pagod ang aking urta. Kasi masyado mahirap dito. Kailangan matalino ka. Smart ba? Kasi masyado silang perfectionist dito. Medyo detailed. Yung mga doktor dito medyo mas migpit compare sa Saudi. Yung mga doktor sa Saudi, mababait sila. Mabait sila sa aming mga tech. Tsaka sa Saudi kasi, kami lang gumagawa. Hindi kami nag-initial reading. Yung mga doktor na iba, gagawin lang namin ultrasound. Yung mga doktor na magre-report. Dito sa Singapore, kami mag-initial reading. Tapos pag hindi condition doctor, amin lang nila. Sa Philippines naman, although all around ako sa Philippines eh, pero hindi ko nararamdaman yung pagod nun kahit marami pang pasyente. Hindi talaga ako nakaramdam ng pagod. Siguro yung difference ng pag nasa sarili kang bayan, kasama pamilya, at saka kahit madaming pasyente, okay lang, wala akong napipil na pagod. Kaya yun yung difference ng Saudi, Singapore, at Philippines. Ito naman yung number 4 question. Tip po for aspiring health worker sa gustong mag-work abroad. Nako, ang number 1 tip ko, kailangan matatag yung puso mo, strong ka. Dapat strong ka, dapat kakayanin mo yung homesick. Lalong-lalo na pag mother ka, nakatulad ko, naku, ako kahit malalaki na anak ko, umalis ako. Actually, late na ako umalis eh. Kahit na late na akong nag-abroad, namimiss ko pa rin talaga yung mga anak ko, sawa ko, yung Manila, yung Bataan, namimiss ko talaga. Lalo yung mga anak ko at malalaki na, may one time nga nag-message sa akin yung eldest daughter ko sabi niya, ma, uwi ka na, kaya natin to. Talaga nun, iyak talaga ako, no, iyak. Sabi ko, naku, kahit pala malalaki na anak ko, kahit
malalaki na sila, hindi pa rin nila kayang nawala yung mama nila. Pero nung umpisa lang yun, siguro nasanay na rin sila, nakaya na rin nila nawala ko. Pero ako hanggang ngayon, namimiss ko talaga, gustong-gusto ko na umuwi ng Pilipinas. Pero syempre, para sa pamilya, sacrifice para sa mga anak, ganun talaga yung mami. Kailangan makatapos sila para sa future nila, para magkaroon silang magandang future. Okay? Yung health tip ko sa mga health worker, pag nasa tulad ngayon COVID, kailangan ingatan niyo yung sarili niyo, double protection. Kung meron, pag-uwi niyo na bahay, kung kaya niyo magpausok-usok. Magpausok kayo, mag-steam kayo, and mag-gargle. Siyempre maligo before magtulog. At saka siyempre bago pumasok. Yun, marami pa akong tip, pero yun lang muna. Question number 5. Paano po kayo nalipat sa SG? O, paano ako nalipat sa SG? Ito, dahil to sa tatlong tao na hindi ko makakalimutan. Silang tatlong tao ay tumulong sa akin. Sa tulad nila sisters and aking friend na si Snooki. Yan, nung time na nung pa-vacation kami, sabi ng friend ko, sa apply daw kami ng SG. Eksakto, nag-message sa akin yung friend ko si Snooki na sabi niya, kung gusto ko, kung willing ba ako na ipapasok niya ako, sabi niya sa boss niya na boss ko na rin ngayon, kung gusto kong mag-apply dito, kung gusto ipapasok niya ako. Tapos, si Sharon naman, siya nag-ano sa akin, nagpa-demo. Siyempre, siya nag-demo sa akin, dahil sa kanya, natanggapin ako kasi siya nag-confirm sa akin, kumbaga. Tapos si Sally, siya yung kasama ko dito nag-apply, siya nag-convince sa akin na mag-apply kami rito sa Saudi, ay sa Saudi, sa Singapore. Andito na rin siya ngayon, nag-work, pero sa hospital, sa Tan Tock Seng Hospital. Ako dito lang ako sa clinic. Number 6, paano kayo nakahanap ng work sa ibang bansa? Sa Saudi, yun nga, kaya ako naka-work papuntang Saudi dahil sa work abroad. Tinry ko lang. Doon mabilis yung apply. Doon siguro nung time na yung kailangan nila. So, kaya mabilis ako napasok. Tinawagan ako na, mabilis lang. Actually, yung pagtatrabaho ko, work abroad ko, dapat matagal na talaga yun. Madami ako opportunities na pinalagpas. Kasi hindi ko nga kayang mag-abroad. Hindi ko kayang iwan mga anak ko. Ang dami ko ng opportunities na dapat matagal na ako nasa abroad, pero hindi ko talaga kaya. Hindi ko kayang iwan yung mga anak ko. Kaya nung medyo malaki na sila at kailangan na talaga dahil magka-college na sila, kaya yun, ito. Question number 7. Ano ang ginagawa ng sonographer, radiographer? Ano po ang pagkakaiba? Ang pagkakaiba nito, actually, ang sonographer, radiographer is mga BSRT kami, mga may mga radiographer, sonographer kami. Ang sonographer kasi, bali, sa ultrasound lang siya, echo, yan ang sonographer. Ang radiographer naman, bali, pwede ka sa CT, pwede ka sa MRI, nuclear, mag-mammo, mag-X-ray, mag-BMD, pwede ka rin mag-ultrasound. Yan ang radiographer. Yun ang pagkakaiba nila. Sonographer, as in, sa ultrasound lang and echo. Number 8 naman, kumusta po ang treatment ng ibang race sa mga Pinoy sa Singapore at Saudi? Okay na may treatment nila, actually mababait sila eh. Yung Saudi kasi ano yan eh, na-misinterpret lang, pero maraming mabait sa Saudi. Lalo yung marami ako naging kakaibigan sa Saudi, marami doon na naging ate talaga itawag sa akin, mga kasama ko sa work. Lahat sila maraming mababait doon, mga kasama ko at mga pasyente. Mga pasyente nga doon na nung ko nga naranasan, may nagbigay sa akin ng bracelet. Tapos pag natutuwa sila sa iyo, pag nabait na siguro sila or maganda treatment mo sa kanila, at ano, nagkikiss yung mga mama, kikiss ka ng mga mama, siyempre bibigyan ko rin ng tip, ganyan, nag-hug sila yung mga mama sa Saudi, maraming mabait na mama sa Saudi, mga kasama ko naman sa work, mga okay rin sila, yung mga maraming maluloko yan, mababait siya, nakikipag-kwento-kwentuhan niya, mabait silang lahat. Madalas kami, nagbibigay pa sa mga kasama namin sa work ng mga seafoods. Maraming nagbibigay sa amin. Kaya, lagi ko namin wish yan, lalo na sir, thank you ha, thank you sa mga bigay mong pusit. O pusit, mga kung ano-ano pa, tawag doon yung mamahalin na
seafoods. Mayroon nagbibigay sa lobster, yun, sinaser, binibigyan kami ng lobster niyan. Kaya sila Khalid, sila Yaya, marami pa. Marami mabait sa South December, sila Boss Lawi, sila Boss Pogi. Yeah, marami kami, lahat sila, lahat mga kasama sa Saudi. Siyempre, mga kasama ko Sudanese, si Shaima, sila lahat. Hindi kayo makakalimutan, lalo Shaima. Namimiss ko na nga Shaima. Tsaka iba pa mga Sudanese kong mga kasama. And, namimiss ko sila. Yung mga dito naman sa Singapore, marami, mababait din, marami sa, marami rin akong close dito mga Singaporean. Mababait din sila lahat. Number 9, pinangarap niyo po bang maging sonographer? Actually, hindi. Hindi ko pinangarap. Bala naging, wala di ko siya alam kung nagkukunin ko nung araw eh. So, sinadjust ng ate ko, radiographer, x-ray. Una, x-ray. Tapos, kasi nung panahon namin, usually sa x-ray pa lang. Pero, nagdire-diretso ako ng BSRT. Tapos, nag-training ako nun ng ultrasound sa UST. Nag-ano si Dr. Dorian ng ano sa UST, no? So, nag-training ako. Tapos, yun nga, nagtrabaho na ako sa clinic. Sa Santa Clara, pinasok din ako ng klase ko ng college sa Sililani, hindi ko yung makakalimutan, Sililani, ngayon nasa Florida na siya, pati pamilya nandun na, hi lang, thank you, dahil sa'yo, nakakalala ko yung mister ko, na nagkapre, nagtabaw ko sa Santa Clara, naging marami akong memories doon, syempre, doon nag-start lahat, kaya ako napunta sa Marikina, Kumusta naman? Ito question number 10. Kumusta po ang clinic nyo during pandemic? Talagang clinic namin dito sa Singapore na apektuhan nitong pandemic. Actually, hanggang ngayon, lalo noon, talagang usually, ang dami-dami na yung pasyente. Mga Indonesian, galing sa iba-iba, galing Vietnam, galing sa China. Wala talaga ng pandemic. Almost 80% ng pasyente namin, Indonesian, galing sa ibang bansa. Kasi Asian, ano kami eh. What you call that? Basta dito lagi marami nagpupunta, international ang mga patient namin. Kaya affected talaga kami. Talagang dumating pa nga time na nagkaroon kami ng NPL. Ng ilang buwan. Talagang cut talaga yung salary namin. Pero okay lang talagang ganun. Naintindihan naman namin. Ito, question number 11. May mga ayuda din po ba ang Singapore? Meron din silang paayuda katulad mga libreng mask, ganyan. Pero yun lang, pero yun sa mga Singaporean siguro, tsaka mga PR meron. Kasi kami mga work, mga Singapore permit kami lang, kaya yun. Kaya yun lang ang benefits namin, ganoon, ayuda na Singapore. Number 12, may perks po ba kayo sa hospital na pinagtatrabuhan nyo? Like libreng gamot, consultation, health insurance, pre-consultation, mga ganun. Yun. Ang ano namin dito, benefits namin dito, kasi clinic lang to, libre consultation, yung pag nagpagamot ka, nagpa-check up ka, walang bayad check up, syempre pagkakailangan mo magpa ultrasound, MRI, CT, ganun katulad ako before, talagang nag tumaas yung ano ko, heart rate ko. Sobrang super duper talagang elevated yung heart rate ko. Kaya so ni-request ako ng CT angiogram at saka MRI stroke screen. Sa awa naman just okay, mahal yun, no? Pero free naman sa amin. Balikan ko lang yung question number 2, yung unforgettable moment sa Saudi. Marami kang forgettable moment, di ba sabi ko, lalo na dun, marami akong nakilala na hanggang ngayon hindi ko talaga sila makakalimutan, naging ka-close ko talaga silang lahat, na ngayon nasa iba-ibang bansa na sila, naging super close ko doon lahat, marami, si Kishi and family, ngayon may family na siya, tuwang-tuwa ako sa kanya, kasi naging talagang pagkikwento kami noon, marami siyang pangarap. Lahat ngayon, unti-unti niya na natupad. Dati gusto niya lang na magkapamilya. Nagkapamilya siya. Napunta silang Dubai. Ngayon, paano na sila? Soon, malapit na silang pa. US. So, kaya happy-happy ako para kay Kishi. Yan sila
Tintin. Si Tintin nasa Dubai na. Malapit na rin yan mag, siguro pumunta ng London. Kaya, Tin, good luck. Porsche, mapunta ng London. Si Mai, nasa Italy na. O, miss ko sila, si Jubel. Yan, may family na rin si Jubel. Masaya na si Jubel sa Pilipinas. May business na siya sa Pilipinas at nag-work din siya ng nursery pa. Kaya, Tishy tsaka si Jubel, inaanak ko na yan eh. Si Maisel, yun, nasa Saudi pa si Maisel. Si Maisel na titirang matatag, nasa Saudi pa si Maisel. Kaya, tsaka yan, marami akong pamilya, sila din, lahat pa sila Saudi. Namimiss ka lang sila Sao, lahat. Sila Joy, sila Ann, sila Laila, lahat, sila Kat, sino pa ba? Sila Lisil, sila lahat pa dyan, kung di ko may nabanggit, syensya na, miss ko na kayo lahat, guys. Sila Irene, sila Lenny, si Sel, at si Lenny, nasa Saudi pa sila eh, nasa Riyadh, nasa National Guard si Len, at si Sel, nasa, King Fahad. Tapos, marami rin naging ka-close niyan, lahat, si Pat, nasa ano na, nasa Hi Pat, nasa London na si Pat, NICU nurse yata si Pat sa London eh. Tapos si Jubil, Steph, wow, itong dalawa na to, bilib ako eh. Nasa ano na to, US na to eh. Kaya, ang galing-galing nyo guys. Tuya-saya ko para sa inyo lahat. Sana sila Kla, sila Maris. Si Maris eh, nasa Pilis yata ngayon. Sila Katie. Sino pa ba? Mga hindi ko nabanggit. Pasensya na kayo kung hindi ko nabanggit yung iba. Pero, lahat kayo guys na nakasama ko sa Saudi talagang nasa puso ko kayong lahat. Naging masaya talaga yung journey ko sa Saudi. Kaya, I love you guys. I miss you all. Sobrang miss ko na kayo. Sana may time na magkakita-kita pa rin tayo. Miss ko na kayo. Ayun si Medic. Si Medic kasama ko dito. Si Madam Imelda. Kasama, senior ko siya sa Saudi. Ngayon, kasama ko siya rito. Kasama ko siya sa bahay. Magkasama kami. Mas lalo ko siya nakilala. Napakabait. Napakamatulungin. Yan. Madam Imelda. Mga kasama ko ngayon dito sa Singapore. Mga kasama ko sa bahay. Kasama ko si Carlene, si Christelle, si JM. Si JM, si Miss Beautiful JM. Hello, JM. Yan. Maray pa akong mga kasama ko sa work. Yan, mga dito. Mga naging ka-close ko. Sila lahat. Mga... At sila Joy, si Regine, si Raquel, si Snoopy, si Shawi, yan, kami lahat, si Ned, sino pa ba, mga hindi ko nakakamla, si Madam Bilog, yung numalis na si Madam Bilog eh. Thank you, Madam Menby, miss kita, miss na kita, thank you sa'yo, thank you sa inyo, yun lang. Balikan ko lang yung question na paano po kayo na lipat sa SG. Sa pagkakapunta ko dito sa SG, nagpapasalamat talaga ako ng bongga kay Sharon, kay Sally at saka kay Snoopy. Maraming salamat sa inyo. Utang na love ko ang pagpunta ko sa inyo rito, guys. Thank you talaga. Thank you sa inyo. Kaya ako nandito ngayon because of sa inyong tatlo. Thank you. At saka ito pala, may tip pala ako kung paano maging OFW. Kailangan sa inyo guys, kailangan patatag kayo kasi talagang mahirap maging OFW. Kailangan talaga matatag yung puso nyo. Yun yung ano, sa mga gusto naman mag-grad tech, good luck sa inyo. Sana maging successful kayong lahat. Katulad namin, wow, kinukonsider na successful. Regarding naman sa career, medyo kinukonsider ko naman na successful ako kasi nagamit ko yung naman yung pinag-aralan ko. Naging sonographer ako ng ilang dekada na. Although kahit ilang dekada na, medyo naninibago pa rin ng konti kasi
Kaya nga ayoko nang palipat-lipat ng work eh. Kasi mahirap pag palipat-lipat. Pagka pa, simula ka, pag palipat ka, back to start ka na naman. Laging ganun. Katulad ako, nung Saudi ako, kala ko, galing-galing ko na. Pagdating ko dito ng Singapore, eh, baksik! Ang hirap pala. Magkaiba kasi sila eh. Medyo madali lang yung ano sa Saudi, dito napakahirap. Kaya tip ko sa inyo, mag-aral kayo, continuous learning. Yun lang, bye-bye. Tapos ng aking Q&A. Bye-bye. Sana na-inspire kayo sa aking medyo makunting tip. Babut. Oh, I love you. Oops. Balikan ko pala yung sa unforgettable na tao na kasama ko pala syempre sa Saudi, si Mars Wing, syempre makakalimutan ba kita, syempre special ka, sana magkita tayo soon kung magbabakasyon ka, pero hindi rin ang makakasyon, pero I know magkikita tayo. Syempre si Luz, nakasama ko sa bahay. Sana Luz, magkaroon ko ng boyfriend or makapag-asawa kay Quix. Syempre si Lindel, naging kasama ko sa bahay si Lindel eh. Syempre, si Shea, hindi ko naman sa bahay pero Sheila, miss na kita dear. Sino pa ba? Si Don, thank you. Ang happy ako sa iyo. Manika na. Syempre si Juby, si Don at si Allen. Congrats pala sa inyo. Si Juby, si Pin nandito sa Singapore. Si Jack, nasa Saudi rin. Si Ellen, hello sa inaanak ko. Kay Hansam, sa iyo anak na Pogi. Yun lang, sino pa ba hindi ko nabanggit? Kung hindi ko man, makalimutan ko man nabanggit. Naku, pasensya na talaga. Hindi ako makamove on eh. Naisip ko pa kung sino pa. Baka mga tampong aking mga friendship. Basta guys, tadnan nyo lang. Mahal na mahal ko kayo. Hindi ko kayo talaga makakalimutan. Happy ako sa inyo kasi mga successful na kayo lahat. Alam ko, magiging maganda, lalo ang yung future, kasi napakabait nyo, napakasikap nyo lahat, kaya fight, good luck sa ating mga OFW, at sa magiging OFW pa lang, good luck sa inyo guys! Kasama sa journey syempre ng pagiging OFW, mga nakasama kong tao, sobrang idol to eh, si Ate Tess, na-miss na kita Ate Tess, napaka-bait, napaka-sexy niya si Ate Tess. I miss you, Ate Tess. Si Sheila and Brian, si Ate Marilyn and family, thank you sa pag-accommodate mo sa amin sa American Compound. Siyempre kay Leah, sa pagpapatira sa akin sa iyong room. Marcel, hello! Nandiyan ka na ulit sa Saudi. Sa Ate Dennis Martin. Siyempre, si Asil. Hello, Asil. Si Shada, si Kuya Bong, si Monica, si Grace, si Wani, sino pa ba? Siyempre, Jonah! I miss you, John! Thank you, si John, ang napakabait. Sobrang bait na si Jonah. Good luck sa'yo, John. Napakasaya ko para sa'yo, John. Kasi napakasikip mo. Ikaw talaga ang masasabi kong super talagang napakatsaga. Napakabait nitong si John eh. Sino pa ba? Paulitin ako, hindi ko alam kasi kung sino pa yung mga nakalimutan kong mga... kasi baka mga tampo sa akin itong mga friendship ko na sa Saudi. Basta lahat kayo, mga kasama ko sa basket, sa volleyball team na palagi nanonood, sa volleyball, sa gym, sino pa ba lahat, lahat ng mga nakasama ko dyan, good luck sa inyo, and I miss you all guys, I love you all, okay, see you on my next vlog, don't forget to like and subscribe.